Kuya, ano po yung pinakamahirap na part sa pag-embalsa mo? At habang naglalakad ako pa uwi, galing akong Kapilya eh. Napakalayo kasi ng bahay na tinitira namin sa Kapilya. Ayun lang yung Kapilya yun. Sa likod lang ng Kapilya bahay namin. Ayun, share ko lang naman yun. Ang isa sa pinakamahirap na part sa pag-embalsa mo is yung talagang makita mo yung emosyon ng pamilya na talagang, alam mo, parang hirap na hirap silang tanggapin yung pagkamatay ng kaanak nila. O diba, konting lakad lang, nakauwi na ako. At yun, tuloy ko muna yung sagot ko dahil, ayan, kita nyo naman, nakaporma ako ngayon. May na-encounter ako noon. Pagdating ko ng morgue, yung patay is cardiac arrest o inatake sa puso. Ngayon, pagdating ko ng morgue, siyempre, ang nasa utak ko, yung pamilya is nasa labas na ng morgue. Pero yung isi-share ko sa inyo ngayon, talagang nagulat ako sa naging pangyayari dahil nga sa biglaan yung naging pagkamatay nung babaeng pasyente ko, yung asawa na lalaki, ayaw niyang iwan yung asawa niyang patay. Nung malaman ko pa nga yung istorya nung pamilya na yon, nalaman ko dahil din sa ikinuwento ng mga kamag-anak, ito palang namatay na babae is kapapanganak lang. Talagang pagdating ko ng morgue na yun, ilang oras bago ko nagawa o binabalsa mo yung patay. Hanggang sa humingi na ng upuan yung lalaki para tabihan niya sa morgue yung asawa niya. Halimbawa, ayan, nakaupo ako. Andyan yung sa harap ko, nakahiga yung asawa ko sa embalming table. Ako nakatapat sa mukha niya. Talagang nakatitig lang siya doon sa mismong asawa niya. At nandun ako sa loob ng morgue nung time na nakatitig lang siya sa asawa niya. At nakipag-usap siya sa akin para sabihin na baka po pwede na kahit mga kulang isang oras pa bago balsamuhin yung asawa niya. Kaya lumabas muna ako ng morgue. At nung mga siguro mga kalahating oras na yung nakaraan mula nung kinausap niya ako, nakita ko na nakatulog na siya sa loob ng morgue. Alam mo yung pagtulog niya, hindi yung parang nakatiyang-yang na lang siya sa upuan, nakadukduk siya doon sa mismong embalming table. Malinis naman yun, doon sa nakadukduk siya na nakapaharap doon sa asawa niya. At isa yan sa mga pinakamahirap na pagkakataon sa embalming. Kung ang tinutukoy mo naman is yung kung ano yung pinakamahirap na proseso, comment for part 2. Buli, maraming salamat, Kamorge.